Shout out sa mga kalalakihan dyan. Alam kong magugustuhan nyo itong aking isi-share sa inyo na recipe. Lalo na yung mga kalalakihan na mahilig mamulutan. At syempre, masarap din ito iulam para sa mga hindi mahilig uminom. At ang higit sa lahat, ito ay swak sa iyong budget. Kaya tara na't manood, matuto at mag-enjoy. May nabili pala akong kalahating kilo na balat ng baka. Bali, nabili ko na pala yan na napakuluan na. Mas maganda na ito nabilhin kaysa yung bibili tayo ng papakuluan pa. Mas maganda na to dahil makakatipid tayo at makakapag-save pa tayo ng oras. Matagal din kasi yung pagpapalambot dito sa balat ng baka. Natry ko na rin kasi bumili ng ganon. Buti na lang at may nagbebenta na ng mga ganito dito sa aming palengke. Sa kalahating kilo ay nabili ko lang pala ito ng 80 pesos. May kasama na rin yan na puspus. Or pwede nyo rin gamitin yung pait. Sa mga nagtatanong kung ano yung pait, yan ay yung nakukuha sa mismong small intestine ng baka. Yung puspus naman, kabamba, yun ay yung pinipigaan na nakukuha dun sa bituka ng baka. Trinay ko palang gumamit ng kutsilyo para hiwain ito. Kaya lang ay mahirap ito, kabamba, dahil dumidikit. Kaya ginamitan ko na lang ito ng gunting, mas mabilis. Bago ko pala ito hiwa-hiwain ay hinugasan ko na ito ng maraming beses para maalis yung mga dumikit na balahibo ng baka. Yan, at umpisahan na nating magluto, kabamba. Dito sa aking kawali ay naglagay lang ako dito ng mantika. Igigisa lang natin dito yung ating bawang, luya at sibuyas. Maliban dito sa aking lulutuin, alam nyo ba na itong balat ng baka ay ginagawa din namin itong kaliente or tinatawag din namin kinilaw na balat ng baka. At ang isa pang luto na ginagamitan ko ng balat ng baka ay ang kare-kare. Ngayon ay bagong recipe naman yung aking isi-share sa inyo. At first time ko rin ito lulutuin ng ganito. After ko pala magisa itong ating bawang, luya at sibuyas ay sinunod ko na rin dito yung ating balat ng baka. Igigisa ko rin ito ng saglit at pagkagisa nito ay naglagay na rin ako dito ng maraming paminta. Pinong paminta yung aking ginamit. Para naman sa pampalasa ay naglagay ako dito ng isang pakete na seasoning granules. Tsaka ko naman ito nilagyan ng 2 tasang tubig. At patis naman yung aking nilagay na panimpla. Tinakpan at papakulan ko lang ito ng saglit. Pinakulan ko lang ito ng 20 minutes dahil malambot naman na itong ating balat ng baka. Sa oras na to ay nilagay ko na rin dito yung ating puspus. Alam kong may idea ka na kung ano yung ating niluluto. Tama ka, kabamba, pinapaitan ito. Pinapaitan na ang gamit natin ay balat ng baka. Low budget na pinapaitan dahil alam naman natin yung presyuhan ng karne ng baka. Kaya sa mga manginginom dyan na nag-iisip kung ano yung masarap na pangpulutan, ganito na rin ang inyong iluto. Masarap din higupin itong sabaw nito lalo na ngayon at tagulan. Para mas lalong nakakatakam ang amoy nito ay naglagay rin ako dito ng siling panigang at itong dahon ng sibuyas. Baka di mo pa na-try itong ganitong klase inalutuin, try mo na rin, kabamba. Kung nanonood ka pa hanggang dito, baka di ka pa nakapag-follow dito sa aking page. Pwedeng paki-like and follow na lang ang Bamba's Kitchen. Baka sakaling magustuhan mo yung mga niluluto ko. At karamihan sa aking niluluto ay lutong Ilocano. Dahil isa akong proud Ilocano. At kung nagustuhan mo itong video na to, pwedeng paki-like and share para mapanood din ng iba. Tara at sabayan niyo ulit akong kumain. Maraming salamat sa panonood, kabamba. Hanggang sa muli!